So pong magandang umagang muli sa ating lahat mga kapatid. At binabati din po natin ng magandang hapon ng ating mga kamag-anak, kaibigan sa Pilipinas. At syempre ngayon din po ay Mother's Day. Binabati rin po natin ng ating mga mahal na ina ng Happy Mother's Day mula po sa The Filipino United Methodist Church of Bologna. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo yumuko at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang nasa langit, salamat po muli sa inyong kahabagan. Salamat po Panginoon sa inyong kabutihan. At kami Panginoon ay narito muli, lumalapit sa inyo Panginoon, magpupuri at dadalangin Panginoon. Nawa Panginoon ay patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan sa inyo, sa aming kapwa at maging sa aming mga sarili, Panginoon. Sa aming pong pakikinig ng inyong mensahe sa umagang ito, turuan niyo po kami. Samahan niyo po kami ng inyong banal na espiritu upang maunawaan namin ang inyong mensahe sa bawat isa sa amin. At ang higit po sa lahat, Panginoon, ang mensaheng aming maririnig ay maipamuhay namin sa araw-araw. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. At gabayan niyo nawa kami ng inyong banal na espiritu. Amen. Amen. So ngayong umagang ito, mga kapatid, tayo ay narinito muli at sama-samang makikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Kilala niyo po ba, mga kapatid, si Bonjing? Kilala niyo si Bonjing? Nung ilan sa atin kilala siguro si Bonjing, yung mga millennials baka hindi na kilala si Bonjing. Yung huling gumanap ng Bonjing ay si Jimmy Santos noong 1989 yata yun. So, mga kapatid, si Bonjing ay kilala natin bilang isang malaking mama, ano? Mama na nakapangsuot sanggol, may nampin, at meron siyang dede, no? Hawak-hawak niya yung kanyang dede. Pero mga kapatid, sa kabila ng kanyang laki ng kanyang pangangatawa, nakita natin, yun nga yung kakaiba dito, ay nadoon siya sa kalagayan bilang isang bata na hindi na siya lumaki. Pero mga kapatid, pagdating po sa ating pananampalataya, ay hindi po pwede tayong manatili doon sa ating kalagayan bilang isang bata. Malaki po ang ating partisipasyon upang tayo ay lumago. At anong ginagawa natin? Ano po ba yung ginagawa natin, yung parte ba natin ginagawa natin, mga kapatid? May pagnanasa ba tayo na lumago sa ating buhay pananampalataya? Buksan niyo po ang ating mga Biblia, ang ating pong pamagat ngayong umaga ito is desiring to grow. Ito po ay matatagpuan natin sa 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan at lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paningirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So mga kapatid, meron po tayong tatlong outline dito na madali nating matatandaan. Ang iba po sa atin ay narinig na ito, pero ito po ay in-apply natin dito sa mga verses po na ating pagbabatayan. No? Desiring to grow, we must pray. Free ourselves of sin. Yun po yung ating una, free. We must feed. Kailangan natin kumain. Feed on spiritual food and focus on God's goodness. So ito po yung ating outline at madali po natin matatandaan. Tatlong letter F. In 1 Corinthians 13, verse 11, nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y meron ng sapat na gulang, iniwang ko na ang asal ng bata. Mga kapatid, ang sabi, iniwan.
iniwan na ang asal na bata, ng bata. Mga kapatid, ito pong mga kasalanan ang nabanggit natin ay pumipigil sa ating paglago. Balikan po natin yung ating binasa kanina doon sa verse 1. Kaya nga talikuran, no? Talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirampuri. Kung bibilangin po natin yan mga kapatid, yan po ay lima, no? Lima po at iyan po ay iisa-isay natin. Ang sabi po, lahat ng kasamaan. Doon po sa salin po sa English, ang sabi po diyan is all malice, no? Pag sinabi nating malice, ito po yung masamang hangarin. Narinig niyo na po ba yung kwento ni Leonardo, hindi si Leonardo DiCaprio, Leonardo da Vinci. Yan. Dito sa Italy, sikat na sikat yan kasi taga rito yan eh. Siya yung gumawa ng Mona Lisa, siya rin yung nagpinta ng Last Supper. Alam niyo po ba, nung pinipinta ni Leonardo da Vinci yung Last Supper, nagkataon na meron siyang nakaaway. At alam niyo, ang ginawa nitong si Leonardo da Vinci, yung nung pinipaint niya na yung mukha ni Judas, yun ang inilagay niya, yung mukha ng kaaway niya. At pagkatapos noon, nung pinipaint niya na yung ipipaint niya na yung mukha ni Jesus Christ, eh hindi niya mapaint-paint. No? Hindi niya maguhit ang larawan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Hindi niya makita ang mukha ng ating Panginoon dahil meron siyang sama ng loob. Kaya ang ginawa niya, nung na-realize niya ito, binago niya uli yung mukha ni Judas at doon pa lamang niya na iguhit ng maayos ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Brothers and sisters, God cannot use us to fulfill His goals in our lives if we are full of malice in our hearts. Number two dyan, yung ating lahat ng pandaraya. No? Sabi doon sa 2 Corinthians 8:21, ang layunin namin ay gawin kung ano ang marangal, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Mga kapatid, lagi nating sinasabi as Christians, no? Tayo ay Christ-like, di ba? Christ-like nga tayo eh, di ba? Little Christ nga ang tawag sa atin, no? Tayo yung mga sumasalamin kung sino si Kristo. Kaya nga mga kapatid, kung tayo man ay kinukonsider natin ang ating mga sarili bilang mga mananampalataya, tapos tayo, halimbawa, tayo ay naghahanap buhay, no? Tayo ay, halimbawa, nagtitinda tayo sa palengke, syempre may mga timbangan doon. Kung tayo bilang mananampalataya ay nagagawa nating mandaya doon sa timbangan para tayo ay magkaroon ng higit na kita. Ito po mga kapatid ay hindi maganda. Hindi lamang po sa ng ating Panginoon at kung malalaman ng mga tao ito, ano na lang ang sasabihin natin? Ang sasabihin nila sa atin. So brothers and sisters, Christians must be honest. Dapat tayong maging tapat at lagi nating sinasabi na tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay isang buhay na patutuo. Pagkukunwari, yan. Alam nyo ba sa English to, hypocrisy? No? Alam nyo, ang pinagmulan ng salitang hypocrisy in the Greek word, no? Ay hypocrisis, no? H-U-P-O-K-R-I-S-I-S. Hypocrisis, no? Nakita natin to ang pinagmulan ng salitang hypocrisis, sabi acting. Di ba? Acting of a theoretical part in the stage, parang ano, yung stage actor, no? Artista, 'yan. Binating artista. At ang mga panahon na yun, nung mga panahon na yun, nung ginamit niya yung word na yun, meron silang mga mask pa. Nakita natin, di ba, yung mga masquerade na tinatakba nila. So, ganun yung portrayal nun. Yung portrayal ng word na yun. So, nagpe-pre-
pretend lang. Ganyan ba tayo, mga kapatid? Marami kasi sa mga taong hindi mananampalataya, no? Lalo yung mga dito. Ako, madalas kong maririnig yun kahit sa mga katrabaho ko. Mga taong simbahan daw, mga hipokrito. No? Mga hipokrito daw tayo. Kung ang pagiging Kristiyano nating mga kapatid ay parang acting lang, no? Nag-acting lang tayo pag-araw ng Linggo. Pero Lunes hanggang Sabado, iba yung ating pinapractice sa buhay, iba yung ating karakter. Ang ating pagiging Kristiyano ay sa muso lang at hindi sa puso, mga kapatid. Kung ang pagpapakabuti natin ay pakitang tao lang, mga kapatid, eh baka nga tayo ay mga hipokrito. Yung sumunod natin is pagkaingit. No? Aminin man natin sa hindi, mga kapatid, this is the most common sin. No? Sabihin natin, pinaka-common ito. At maging tayong mga mananampalataya, minsan ay hindi tayo exempted dito sa kasalanan ito. Imagine this, no? Merong isang kapatid tumawag sa telepono. Sabi niya, bro, dumating na yung pinakahihintay kong promotion. Praise the Lord, sabi nung tumawag. Sabi naman nung sumagot, oo nga, praise the Lord. Ganun. Tapos alam mo ba, hindi lang yun, binigyan pa ako ng privilege na makapasyal sa iba't ibang bansa. Oo nga pare, congratulations. Nakikita niyo yung picture dito na tayo bilang mga mananampalataya. Hindi natin maiwasan minsan na tayo ay makibahagi ng kasiyahan. Minsan naiisip natin, Lord, bakit sila? Bakit sila lang? Bakit hindi ako? So mga kapatid, sa ating mga tunay na mananampalataya, dapat tayo ay makibahagi sa mga mabubuting nangyayari. Rejoice in times of their rejoicing. No? At kung sa panahon man na sila ay dumaranas ng lungkot, tayo ay makadilimhati din. Kung naalala niyo yung sinabi ni Francis M., no? Sabi niya, iwasan mo ang pag-inggit, ang sa iba ay ibig mong makabit. Dapat nga ika'y matuwa sa napala ng iyong kapatid. Ganyan na, preacher na, rapper pa, no? So, mga kapatid, ito po ay isang magandang paalala sa atin, no? Hindi lamang sa tayo bilang mananampalataya, we must show, no, our compassion sa ating mga nasa sa paligid. Paninirang puri. Baka namang pagtapos natin, mga kapatid, no, tayo nga ay nag-gather, tayo ay kasama natin yung mga ibang mananampalataya. Pagkatapos nating mag-Bible study, pagkatapos nating mag-share about Jesus Christ, eh, pagtapos nito, ibang buhay naman yung pinag-uusapan natin, no? Hindi na si Jesus Christ yung pinag-uusapan natin. No, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kailangan po nating iwaksi ang mga ganitong bagay sa ating buhay. At maging sensitibo po tayo. Tandaan po natin, mga kapatid, na sa panahon na tayo ay magsasalita, no? Kaya nga, minsan, yaan din yung problema ng maraming tao, no? Napakabilis nating maglabas ng ating emosyon. Ang sabi po, tandaan po natin, bago tayo magsalita, we must ask 3 questions, no? Tanong natin sa sarili natin, is it true? Is it loving? And is it necessary? Kung totoo nga yung sasabihin natin, eh totoo. Pero mga kapatid, kung totoo nga at wala namang tayong love at hindi naman kailangan. So no need to say, mga kapatid. So, ang lahat ng ito, sinasabi natin 5 ang mga sins na ito. Pero mga kapatid, kung ito ay taglay nating lahat, diba, Pasko, sabihin nyo, ay, isa lang naman yung sa akin. O, 2 lang. Walang problema. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw, mga kapatid. Pero kung ito man ay taglay natin lahat, no? It only means that we are still babies, mga kapatid.
At ito ang sign ng immaturity. O kaya mga kapatid, kung taglay pa rin natin ito mga kapatid, baka hindi pa tayo talaga nabo-born again. And kapag tayo hindi pa nabo-born again mga kapatid, hindi pa po tayo ligtas. So, desire to feed. Dito tayo sa pangalawang F natin. No? If we desire to grow, we must have the desire to feed on the spiritual food. Sabi po doon sa verse 2, samahan niyo ako, balikan natin yung verse 2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik. Tingnan po natin yung may underline dyan na manabik. Sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Alam niyo po, ang sabi ng pag-aaral, no? At alam po, lahat naman tayo aware doon sa nakikita natin, the highest rate of growth is in the infant stage, di ba? Totoo po. Kaya nga, masasabi natin, ang bilis-bilis lumaki ng mga bata. Sa ating mga nono, sa ating mga lola, lolo, pag halimbawa, isang linggo lang silang hindi nakita yung bata, nakadalo, magulat sila, di ba sabi? Ang bilis naman ikang lumaki ng batang to. Eh syempre po mga kapatid, kasi nga, kain siya ng kain, dede siya ng dede. No? Inom siya ng inom ng gatas. At ang pananabik po ng sanggol sa gatas ay gano'n na lamang. Kaya po mga kapatid, ang sabi po ni Apostol Pedro dito, hindi po niya hinahalintulad ang mga bat na mga mananampalataya doon sa isang sanggol, kundi ang punto niya po is manabik. No? Ang sabi niya, manabik sa gatas tulad ng isang sanggol. At yung pong gatas na yan, mga kapatid, symbolizes the Word of God. Ako po mga kapatid bilang inyong pastor ay nagsasuggest lang. No? Taga-suggest lang ako kung ano ang ating kakainin. No? Taga-push lang ako mga kapatid. Kaya nga po kung makikita nyo, mapapansin nyo ang ating pamamaraan ng ating mga messages, ito ay laging informative. Ito po ay para magkaroon tayo ng pagnanasa na malaman ang katotohanan. Kasi, siyempre, si pastor, sabi ng sabi, kung ano-ano sinasabi ni pastor, totoo kaya yung pinagsasabi sa atin ni pastor. So, ang goal ko, mga kapatid, ay magkaroon kayo ng desire na hanapin, tingnan nga natin kung totoo yung mga sinasabi ni pastor. So, mga kapatid, nandito lang po para lamang bigyan kayo ng panlasa. Pero, ang pagkagutom, mga kapatid, ay nasa sa inyo. Pagkagutom sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po, the evidence that you are a child of God is your hunger for the Word of God. The evidence that you are a child of God is your hunger. No? Yung pagkagutom sa salita ng Diyos. Nature defines appetite. Alam niyo, dito ako na nahirapan eh. Sa part na ito eh. May tanong ako sa inyo, ito yung ni-research kong mabuti talaga ito eh. Bakit ang mga aso, dog food yung kinakain? Yung mga pusa, cat food yung kinakain? Alam niyo? Kasi dog sila eh. Kasi cat sila eh. Nakita niyo yung analogy natin dito mga kapatid? Kung wala pong hunger mga kapatid, no? Ay may problema. At sinabi natin, yung dog food, yung dog, ang gusto niya ay dog food kasi yun yung nature niya. At tayo bilang mananampalataya, when you call yourself a Christian, automatic yun mga kapatid, we have this hunger. Ang gusto lang natin is the Word of God. Mga kapatid, tulad na sinabi ko, kung walang hunger, walang desire, meron pong issue dito. Isipin nyo na lang kapag ang sanggol ay umiiyak, no? Diba sabi natin kanina, nananabik siya. At alam natin na kapag umiiyak siya, eh gusto niya ng dede. Pero mga kapatid, pag umiiyak ang sanggol at binigyan mo ng dede at ayaw namang dedehin, anong ibig sabihin nito mga kapatid? May problema.
No? Maaring may masakit doon sa sanggol. At sa ating mga grown-ups na, sa ating mga malalaki na, kapag tayo ay walang ganang kumain, no? Wala tayong appetite, pero hindi naman tayo nagda-diet, diba? Baka meron tayong iniinda. Mga kapatid, ang problema ng mga churches ngayon, the problem of the churches today is lack of vitamin B. No, vitamin B deficiency ang problema natin. And this letter B, vitamin B, is biblical literacy, mga kapatid. Masyado na tayong nakakampante. Sapat na sa atin yung makinig ng sermon, sapat na sa atin yung magbasa ng devotion, no? Sapat na sa atin yung nalalaman natin. Laging ganun, no? Kaya nga ang kulang sa atin, mga kapatid, is Bible literacy. Kaya ngayon, pag tayo may nakausap, kapag tayo may mga nakitang sekta na basa, yan, alam niyo na yung sinasabi ko, basahin mo sa ganito, basahin mo doon. Naa-amaze tayo kasi yung galing-galing nila. Alam nilang lahat. Kasi nga, mga kapatid, yun dapat eh. Yun ang nature dapat natin. No? Hindi katakataka na may mga taong ganun kasi nandun yung desire nila eh. Nandun yung hunger nila, mga kapatid. Eh sabihin mo naman, pastor, eh mahirap naman talaga pong magbigay, no, ng panahon sa pagbabasa. No? Sasabihin natin, wala akong oras, pastor eh. Boring. No? Hindi ko maintindihan pag nagbabasa ako. Mga kapatid, ang problema po ay wala tayong pagnanais. We don't have the desire. O kaya ayaw lang talaga natin. Hindi po dahilan, mga kapatid, ang walang oras eh. No, meron tayong oras para kumain. Meron tayong oras para mag-social media, mag-Facebook, no? Mag-TikTok, no? Manood ng mga teleserye. Marami tayong oras, mga kapatid. At huwag din natin sasabihin boring. Kasi when we say that reading the Bible is boring, isa lang ibig sabihin yun, mga kapatid. Wala po tayong passion. No? Wala tayong passion. Kung hindi man natin maintindihan, mga kapatid, ang Biblia po, ang ating Panginoon, ay nangungusap sa atin every time we read the Bible. At kung hindi natin maintindihan minsan, eh baka ayaw lang po nating intindihin. The bottom line, mga kapatid, is we cannot grow spiritually without a steady diet of God's Word. We cannot grow spiritually without a steady diet of God's Word. So tanungin po natin ang ating mga sarili. Do we have hunger for God's Word? Focus. If we are desiring to grow, we must focus on God's goodness. Focus on God's goodness. Laging bumabalik yung aking... Focus on God's goodness. Number 3. Okay. Verse 3. Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. The word naranasan. Nung last Sunday lang, mga kapatid, doon sa ating Psalm 23, di ba? Nakita po natin ang pag-aaruga ng Panginoon. Bilang pastol, inalagaan niya po mabuti ang kanyang mga tupa. Naranasan. Naranasan po natin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Kung naranasan po natin, mga kapatid, ang tanong, gugustuhin pa ba natin bumalik doon sa dati nating buhay? Gugustuhin ba natin na iba pa ang mag-alaga sa atin gayon naranasan na natin ang kabutihan ng ating pastor? Isipin po natin, mga kapatid, kung nasaan tayo dati. Ang sabi doon, hinango tayo ng Diyos mula sa ating walang kwentang pamumuhay. Pero isipin po natin, mga kapatid, ilang beses po bang sinagot ng Diyos ang mga panalangin natin? Ilang beses po tayong pinagpapala ng Diyos, pinoproteksyonan sa araw-araw, mga kapatid? Ilang beses po nating nararamdaman ang pag-iingat at ang pag-ibig ng Diyos? Kung ganun, mga kapatid, gugustuhin pa ba nating bumalik doon sa dati nating buhay?
kung naranasan na natin ang kabutihan ng Diyos. Imagine this, kung ikaw ay lumaki sa hirap, talagang sabihin natin beyond poverty level, kung hirap na hirap ka talaga sa buhay. Ang ginawa mo, nagsumikap ka. At naging mabuti rin sa iyo ang Diyos, pinagpala ka niya. Regardless to ha, kung believer ka o non-believer. Nagsumikap ka sa buhay mo, mahirap ka, yumaman ka ngayon. At sa pagpapatuloy mo sa buhay, naiisip mo ngayon. Naiisip mo dati, halos hindi ka makakain. Laging yun at yun ang ulam mo, minsan wala pa. Minsan ini-skip mo yung meal, minsan isang araw, dalawang araw, hindi ka nakakakain ng maayos. Pero ngayon, maganda na ang iyong kalagayan. Nakakapamasyal ka, nakakain mo yung gusto mo. Gusto mo bang bumalik doon sa dati mong kalagayan bilang mahirap? Yung halos hindi ka makakain, hindi ka makatulog sa gutom. Ganun ba tayo mga kapatid? Ngayon, naririto na tayo. Naranasan na natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Nanaisin pa ba nating bumalik doon sa mga panahon na hindi natin kasama ang Diyos sa ating mga buhay? So we must focus our eyes, no? Focus our eyes on Him. Focus on His goodness. No? The goodness of God will motivate us to desire Him more. Diba? Utang na loob natin. Yung pagtanaw na lang ng utang na loob sa kabutihan ng Diyos will motivate us to desire Him more. Minsan nga, naisip natin, buti pa yung mga idol-idol natin, eh, no? Yung mga kabataan ngayon. Lahat ng impormasyon tungkol dun sa mga idol nila, maging kahit nga mga Koreano, nakatututunan nilang mag-Koreano para malaman yung mga impormasyon para maintindihan nila, no? Ano bang gusto nito, ano gusto nito. So brothers and sisters, kung ganun, no, yung desire natin to know God more, no, dahil sa kabutihan niya motivates us to seek Him more and focus on things above. No, hindi lamang dito mga kapatid ang ating paningin, kundi doon yung ating eternal hope. Focus on things above. Brothers and sisters, bilang pag-alala din po sa ating mga ina ngayong Mother's Day, isipin po natin na ang lahat ng magulang, ang lahat ng ina, natitiyak ko po na sa panahon na meron silang mga sanggol na inaalagaan, kahit ano pong pagod niyan, kahit anong hirap niyan, kahit anong puyat pa, kapag po narinig nila ang iyak ng kanilang mga anak, babangon at babangon po yan mga kapatid para ibigay yung gatas na kailangan ng sanggol. Hindi po alintana na mapupuyat siya kinabukasan kasi napapasok pa. Pero mga kapatid, ganyan po ang pag-ibig ng isang ina. At ganon din po mga kapatid pagdating sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay nag-aantay lamang sa ating pagnanasa, sa ating pagyak, sa ating hunger para ibigay yung gatas. At mga kapatid, kailangan po nating magkaroon ng desire. Kailangan po nating gustuhin. Kailangan po nating magkaroon ng pagkagutom sa salita ng ating Panginoon. Brothers and sisters, we need to grow up. Sabihin mo, matagal na akong mananampalataya. Almost all my life, 30 years, 25 years. No? Ang tanong mga kapatid, nasaan ka ngayon? Minsan, matagal na tayong mananampalataya na dapat sana tayo na ang tagapagturo at hindi na tayo ang tinuturuan. Kaya nga natin sinasabi kanina, ang problema ng mga churches is vitamin B deficiency. Mga kapatid, hindi po basihan, no? Hindi po basihan kung gaano ka nakatagal sa church para masabi mong malago ang iyong buhay espiritual. Brothers and sisters, we need to grow.
We need God's words for our salvation, for our sanctification, and for our service to God. Salvation, sanctification, and service, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. At nawa ito ay maiwan sa ating mga isipan ngayong umaga nito. Your spiritual growth is directly proportional to your desire. Ulitin po natin. Your spiritual growth is directly proportional to your desire. Mga kapatid, ano man po ang ating kalagayan ngayon, yan po ay dahil sa ating kagustuhan. Yan po ay kung ano ang ating ginawa. Ano man yung kalagayan natin, hindi po basihan kung laki ka sa church, matagal ka ng mananampalataya. Ang tanong, mga kapatid, ano ang ginawa natin sa ating pananampalatayang yan? Ang paglago po natin, mga kapatid, ay nakabase. Nakabase sa ating kagustuhan. Brothers and sisters, it all depends if we are desiring to grow. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.